Oh my god. Yo, what's up mga kapuset? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon below para updated kayo sa mga parating natin bagong videos. So, yun na nga mga kapuset. Our topic for today's video is may tatawagan tayong numero na sa tingin ko ay scammer. What? Ngunit ito po ay kalimitan lamang na nangyayari sa Pilipinas na may magsesend sa inyo na itong SIM card nyo ay nanalo at ikaw ay nanalo ng 250,000 pesos. Kalimitan po nangyayari yan sa atin. Pero di ko lang inaasahan na pati pala dito sa Doha, Qatar ay may ganyan din po palang modus na nangyayari. At ito po ay hindi po tungkol sa prize pool or kahit anong nanalo ka sa anong bagay. Ito po ay isang message na ginagamit po ang pangalan ng gobyerno ng Qatar na kung tawagin ay Ministry of Interior Qatar. Yan po ang itatalak. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Doha, Qatar, mag-ingat lang po tayo at huwag po tayo basta-basta magtitiwala sa mga number na nagme-message sa atin, lalo na kung yung number ay wala mismong brand name. Yung tulad ng mga Autoload Max, Globe, yung mga ganyang message ba na darating sa'yo, yung talagang company name na yung magme-message sa'yo, di ba? Ngunit, yung natanggap ko po na message ay number lang po. Bali, babasahin ko po sa inyo kung ano po ang sinabi sa akin. Ito po ay noong June 24 at 25 po. Ngayon po ay June 28. Kung nagtataka kayo kung bakit ngayon lang ako nag-react, dahil ako po ay mayroong training noong karaang apat na araw. Bali, ngayon lang po tayo nagkataya mga kapusit. So, ito na nga. Babasahin na natin ang message noong June 24. Warning, coronavirus from Ministry of Interior Qatar. Your ATM has been suspended. Contact si ID Police. Then, may nakalagay na number. Pero, galing po yung message sa mismong number lang. Wala po siyang nakalagay na CID or Ministry of Interior Qatar. Ayan po mga kapuset. Hindi yata kita. Kung hindi nyo po kita, lalagay ko po sa screen para mapansin nyo. Ayan po. Ayan. Ayan po para at least maninagan nyo na background. Ayan. Ayan. Lalagay ko po sa screen para makita nyo. Tapos yung pangalawang message po nung June 25. Second message po. Warning, coronavirus from Ministry of Interior Qatar. Your card has been banned. Contact us, tapos yung number. Yung number po na nilagay nila na contact us, pati yung sa contact CID Police, magkatulad lang po yung number. Sa tingin ko, itong dalawang to ay magkasabwat po mga kapuset. Bali, ito po yung ayan po yung message sa akin. So, makikita rin nyo po yan sa screen po. So, yun na nga mga kapuset at sa mga kababayan ko dito sa Doha, Qatar, huwag po tayo magtitiwala basta. Lalo na kung dumating na message po sa inyo ay number lang. Huwag na huwag po kayo magtitiwala. So, ang gagawin po natin mga kapuset, tatawagan po natin para makasigurado tayo na itong mga to ay mga scammer or ginagamit ang pangalan ng gobyerno ng Qatar. Yung number po dito sa Qatar, nakaregister po yun sa Qatar ID nyo. Sa Qatar ID po na ini-issue mismo ng gobyerno para po kayo ay ma-detect at kung sino ang nagamit ng SIM card or kahit anong bagay dito. Ewan ko sa mga to, bakit naisipan yung gintong modus. So, di na natin patatagalin mga kapuset na haba pa ang kwento at sisimulan na natin talakayin kung ano mangyayari sa atin ngayon. Bali, ang tatawagan ko po ay yung mismong latest, yung June 25 po. Ito po ay isang beses ko lang po gagawin. Hindi po ito scripted. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano po ang mangyayari. So, yun na nga mga kapuset. Bago po natin simulan, may gusto lang po akong linawin sa inyo na isang bagay.
Ang nakatanggap po ng message ay ang aking company number po. At hindi po ang personal SIM card ko. Nagtataka lang po ako. Itong number na po ito ay hindi naman po konektado sa aking mga personal na data. Lalo na sa mga items ko. So, yun na nga. Sinasabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo sa mga scammer. Lalong-lalo na sa mga maguhan pa lamang po na dito sa Doha, Qatar. So, simulan na natin mga kapusit. Pakaintindi lang po. English po tatalakayin natin ngayon. Let's go. At tatawagan po natin ay yung nag-message sa akin ng June 25 po. Para lang po sa inyong makaalaman. Yung latest po na tatawagan natin. Ilalaw speaker ko po dahil ito po ay isang beses lang natin gagawin. Ano po? Kaya makinig po kayo mabuti at pakaintindi lang po ng ating English. Salamat po. Tara na, tawagan na natin. Loud speaker natin para maalaman nyo. Sorry. The person you've tried to call cannot be reached. Please try again later. Ana Asifa. La yukin ispan shakhs al-mabrouk haniyan. Yurja muhawala madla okhra. Kapatay. Cannot be reached. Ibig sabihin, ang kapatay. Isa pa pa. Baka mahina lang signal sa kanila or alis din natin alam kung malayo sila, baka nasa desierto, o di ba mga kapusit, dahil meron pong mga lugar dito na mahina po talaga ang signal, lalo na kung ang cellphone mo ay mababang klase lang po, yung talagang hindi po talagang mahirap po talaga makahanap ng signal. So isa pa mga kapusit, subukan pa natin. لا يمكن الاتصال بالشخص المطلوب حاليا يرجى المحاولة مرة أخرى wala, cannot be reached po mga kapusit, paano po yan? Isa pa, simulan pa natin na isa, tawagan pa natin isang inulit ko lang po, hindi po ito scripted. Ang gusto ko lang po makatulong sa iba at para maging aware na rin po tayo. Ano po mga kapusit, lalo lang lalo na sa ating mga kababayan dito sa Doha, Qatar. Walang masama sa gagawin nyo, lalo na kung may ebidensya kayo, di ba? Tama po. Kahit kung saan po tayong maglagay, may ebidensya tayo. May ebidensya tayo, may ebidensya tayo. So tawagan pa natin ng isang mga kapusit. So yun na nga mga kapusit, cannot be reached yung June 25 na nag-message sa akin. Bali, subukan po natin tawagan yung June 24 po na number. Papakita po sa inyo kung ano yung last number na una natin tinawagan. 773 po ha, pakitandaan po. Unang number, yung June 25 po. 773 po yung last number. Ilalagay po sa screen yan para po makita nyo. At maging aware din po kayo pag may nag-message po na gantong number sa inyo. So, yun na nga mga kapusit, tawagan natin ng June 24 na kung saan ang last number ay 669 po. 669. Bali, tara, subukan po natin mga kapusit. Ayan po. Patay din mga kapusit. Paano ba gagawin natin? Isa pa, isa pa. Ito po yung June 24. Baka may nalang signal sa kaila. Subukan pa natin. Isa pa. Isa pa. Ayan pa mga kapusit. Sorry. Wala, patay na. So yun na nga mga kapusit, hindi po natin sila na-contact. Sana po ay maging aware po yung iba nating kababayan, lalo na sa mga baguhan lang po na sa iba't ibang bansa, lalo na sa Doha, Qatar, kung saan po mahigpit ang batas. Lahat po ng Islam country ay mahigpit po ng batas. Kaya po, mag-ingat po tayo.
lalong-lalo na sa mga modus na nangyayari. So ayun na nga mga kapuset, hindi tayo nagtagumpay pero alam naman natin na ang ginamit nilang number ay dummy number lang po. Kung saan po ay pwede nilang gawin kahit ano, na anytime pwede nilang i-cancel ang SIM card, pwede nilang patayin ang cellphone nila, pwede nilang itapon ang SIM card nila para lang po hindi po matawagan. So, maging aware lang po tayo at maging mapagmasid. Huwag po tayo matakot lalo na kung meron po tayong ebidensyang hawak. So, nasusunod ulit na video mga kapusit. Sana may natutunan kayo kahit konti at pa-subscribe na rin po para tuloy-tuloy lang po ang ating pag-angat at pag-suporta nyo, lalong-lalo na kung alam nyo makakatulong kayo at makakakuha kayo ng ibang impormasyon. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo lahat. Kung nasan man tayo sulok ng mundo ngayon, maraming salamat po mga kapusit. Subscribe na. Thank you. Kung saan kita, saan kita gagawin?